Nanunumbalik umano ang kalakaran ng ilegal na droga sa loob ng Bilibid dahil sa mga korap na bantay. Ayon niyan kay Justice Secretary Vitelio Aguirre II. Pero paglilinaw ng Bureau of Corrections, walang bentahan ng droga sa Bilibid. Mga naipupuslit lang daw na sachet ng shabu ang nasasamsam nila sa mga raid sa kulungan. Balitang hati ni Lia Manyalak del Castillo. Talagang natanggal yan yung 75%. If ever, mga 5-10% lang yan. And yan, I'm going to clip again or curb this resurgence again. I know the problem already, and the Director General of the NBP agreed with me on what to do. Pero sa isang pahayag, sinabi ni Bucor Director Benjamin De Los Santos na walang bentahan o bilihan ng ilegal na droga sa loob ng Bilibid. Sabi ni De Los Santos, sa mga random na raid daw nila, nakakakuha lang sila ng mga sachet ng mga drugs na nakapasok sa loob. Gayunman, aminado siyang nakorap ang ilang staff personnel na itinalaga sa Bilibid. Pero kung si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang tatanungin, satisfied siya sa itinatakbo ng kampanya kontra droga ng pamahalaan. Ako, satisfied ako. We are winning the war. Hamon niya, tanungin ang publiko kung pakiramdam ba nila ay mas ligtas sila ngayon kesa noong isang taon. Pero kung sabihin lang safe na sila ngayon as compared last year, then successful tayo. Malaking indicator din daw ang pagbaba ng crime volume ng 27% kumpara noong isang taon. Ayon pa sa HEPE, may relasyon ng droga sa kriminalidad. Kaya kung lalabanan ito, nilalabanan din ang mga krimen. Aprobado na ng National Police Commission ang muling pagbuo ng PNP Drug Enforcement Group at ang pagbuo ng Drug Enforcement Units sa ilalim ng PNP Territorial Units sa buong Pilipinas. Layunin daw nitong pag-igtingin ang kampanya kontra ilegal na droga sa bansa. Pilipinas naman ang mangunguna sa 13th pulong ng ASEAN Interparliamentary Assembly Fact-Finding Meeting kaugnay sa paglaban kontra ilegal na droga sa Miyerkules at Huwebes. Ayon kay Congressman Robert Ace Barbers, sakto raw ang pagiging host country ng Pilipinas dahil sentro ng Duterte administration ang kampanya kontra droga. We will now have the perfect venue to share information, to cooperate with other ASEAN member countries, as far as the problems and the solutions to the drug problem within the country in the country and within the ASEAN member countries as well. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.